Good day mga brothers, for today's video mag-unbox tayo ng ating biniling solar light sa Shopee. So guys, second time na nga pala natin lumorder sa Shopee dun sa unang seller namin. Mas maganda siya kasi trinay natin dun sa terrace namin sa labas. So maganda naman yung quality nung na-order natin. So second time, umorder ulit tayo kasi nga nabasa ko naman maganda talaga yung kanilang feedback about sa mga customer. So second time ulit, umorder ulit tayo kasi kailangan natin ng solar light. So guys, kasi nga ngayon sobrang taas na ng kuryente, so lagi kami nagpadamagan yung aming kuryente sa gabi, so malakas yung kuryente. So ngayon naisip ko umorder ulit ng solar light para ito yung magagamit natin na pamalit dun sa aming ilaw. So mas makakatipid tayo. So i-unbox natin yung ating biniling solar light. So makikita nyo kung gaano kaganda at kung gaano kaganda yung quality ng ating binili. So ito, pakita ko sa inyo guys. So ito yung ating biniling solar light. So ito yung kanyang panel board. Ganito. Yan. So guys, so napakalaki nito guys. Yan. So maganda ng quality niya. So mahaba din yung kanyang wire. So yung kukonnect natin. Then ito yung isa pa niyang kasama. So ito yung solar light. Open din natin. So subukan natin 'to, install natin 'to dun sa sagdan ko siya ilalagay. So mas matipid sa battery 'to. Ito siya, guys. So mamayang gabi, susubukan na natin 'to. I-install natin 'to dun sa taas sa kisame natin ikakabit. So makikita niyo mamaya, papakita ko 'to. Yung ating installation. Good day mga brothers. So ito nga pala yung aming ilaw. So ito yung ilaw namin sa gabi, ito yung ginagamit namin padamagan. So naisip ko kasi mataas na yung kuryente ngayon, so naisip ko palitan siya ng solar light. So ito yung ating paglalagyan. So lalagyan natin sa kisame. Then yung wire, so ilalagyan natin dito pataas. Yan. So lalagyan natin dyan. Then yung panel board dito naman sa labas. So guys, ito nga pala yung aming solar light. Ito yung solar light na in-order ko dun sa unang order natin dun sa ating Shopee store. Maganda yung quality niya kasi yun nga, pina-install na natin, pina-weldingan. So yan yung ilaw namin sa terrace. So ngayon naisip ko magkaroon naman ng ilaw sa loob ng bahay. So para mas makatipid tayo kasi ang taas na ngayon ng kuryente. So imbis na yung kuryente gamitin natin, gamitin natin solar light para tayo mas makatipid. So dyan ko siya ilalagay guys. So install natin dyan mamaya. So makikita. Mga ka-brothers, so na-install na natin yung ating solar light. So dito natin siya kinabit kasi hindi na natin nailagay dito sa gitna kasi medyo maiksi yung kanyang wire. So hindi natin abot. So dito natin ilagay sa part na to. Then yung wire, dito ko na rin siya nilagay papunta dun sa labas. Yan. So dito natin ilagay. Tapos yung ating panel board, dito ko na rin din nilagay kasi nga medyo maiksi yung ating wire. So pero sikat naman ng araw abot na yan. Saka mainit naman yung bubong natin. So mag-charge na siya. So mamayang gabi, susubukan natin kung gaano kalino nung ating biniling solar light. So check natin kasi 30 wattage yung ating biniling solar light. So titingnan natin kung gaano kalakas yung kanyang ilaw. So mamayang gabi, subukan natin. So update ko ulit kayo mamaya. So pag kung gaano kalakas yung ating ilaw. Yun lang guys, thank you. So ito na nga mga ka-brothers, so nasubukan na natin kung gaano kalinaw yung ating nabiling solar light. So ito na, ayos na to guys. So hindi na natin bubuhayin yung aming ilaw. Ito na yung gagamitin natin ngayong gabi. So
kahit brand out guys, napakaganda nito. So, napakatipid sa battery. So, hindi mo na kailangan ng kuryente dito. Yan. So, ito ang gagamitin natin ngayong gabi. So, malinaw. Tama-tama lang yung liwanag niya. So, hindi naman sobrang liwanag. Kasi pag sobrang liwanag, di ka rin makatulog ng ayos eh. So, dito, tama-tama lang siya. So, yun guys. Okay na.